Magsisimula na po tayo. Good morning to everyone. Good morning. ¿Cómo se llama usted? Me llamo John, me llamo. That's all I know. Buenos días. So, anyway, nagpapasalamat ako at narito po tayong lahat. Thank you sa Panginoon, di ba? Pasalamat po tayo sa ating Diyos. Palakpakan natin. Let's give a clap offering for the Lord, di ba? So, bakit po tayo nandito ngayon, di ba? Ang nais natin ay purihin ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Paano ba natin dapat purihin ang ating Panginoon? Alam niyo ba na sa Biblia, sinasabi na ang pag-awit ay isang pangunahing paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Alam naman natin to, di ba? That we praise, we sing to God, at saka gustong-gusto natin mag-alay ng mga awit sa Kanya. Kung totoo siya, minsan kung naguhugas ka, di ba, kumakanta ka, o kung minsan nasa bahay ka lang, gusto mong awitan ang Diyos. We always sing to Him, di ba? Sabi sa Psalm, the writer of Psalm 33 says, ayan, praise the Lord with the harp. Make melody to Him with an instrument of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully with a shout of joy, di ba? Sa Psalm 149 verse 1, the psalmist says, praise the Lord, sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of His faithful people. Faithful people. Maaring nating purihin ang ating Panginoon. Diba? Sa pamamagitan ng pag-awit at pagpuri sa Kanya, meron o wala man tayong hawak na instrumento. Diba? Kung minsan akapela, kumakanta ka lang dahil gusto mo. At sigurado ako, kahit sabihin na natin na hindi naman kayo singer, pero pinipilit niyo pa rin awitan ng Diyos. Sabi, ang isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon ay through lifting our hands to Him, o yung pagtaas ng ating kamay. We raise our hands. Praise the Lord, sabi sa 1:3:4, yan. Praise the Lord, all ye servants of the Lord who minister by night in the house of the Lord. Lift your hands in the sanctuary and praise the Lord. Nahihiya ba tayo itaas ang kamay pag umaawit ka sa harap? Di ba kung minsan nakatingin ka lang, di ba? Umaawit yung mga congregation, yung katabi mo, nakikita mo gumagalong. Pero kayo ba? After, remember that we are praising God. We are lifting our hands to God. So, ang isa pa, dancing can also be added to singing to praise the Lord. Sabi nga sa, ay tinuturo sa Biblia sa atin na pwede po tayong magpuri ng kahit anong gamitin natin. Kahit sa pagsayaw, pagsway ng katawan natin, pagpapalakpak, at iba pa. Diba nag-enjoy tayo pag, when we sing, we clap our hands. Psalm 153:5 says, praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Sipin nyo, ha? Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Pwede po tayong lumuhod, magpatirapa o tumayo sa harapan ng Panginoon upang purihin natin ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Huwag po tayong mahiya. Remember, we are in front of our Lord. At ito po yung sanctuary niya. So, we are here to praise God. Let's all cultivate the habit of praising the Lord. Purihin natin ang Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat tumayo. Purihin natin siya sa araw ng ating buhay. Siya po ang karapat dapat natin purihin. Awitin natin. Let there be praise. Everybody! Tender be praised.
sinabi, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Awitin po natin ang ating Panginoon. Distracted heart. Help us to put our thoughts away and focus on you and your glory. May your spirit cause our heart, soul, mind, and strength to exalt your holy name in our singing, listening to your word, and interacting with each other. Itinataas po namin ang aming mga boses at buong salita ngayong umaga ng sama-sama upang ialay sa iyo ang lahat ng nararapat sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal na hindi niyo kami pinababayaan tuwing nangangailangan kami sa inyo. Lagi kami lumalapit sa inyo kahit, Lord, kung minsan kulang kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga maling ginagawa namin, sa mga kasalanan namin. Lord, thank you for being our God, our mighty God, Lord. Thank you at nandiyan kayo para sa amin. Patuloy po namin, inaalay namin ang buhay namin sa inyo. Pinupuri namin ang inyong maluwalhatiang pangalan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magsiyuko po ng lahat at tawagin ko na po ang ating sa congregational prayer si Ate Norma. Ate Norma. Tayo po ay manalangin.
Let's all pray. Yes, Father God, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi nagmamaliw ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, at ikaw ay laging naroon upang kami ay gabayan. Nagpupuri kami sa iyo, O Diyos, at ikaw ay nararapat na papurihan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magapanan o magawa namin ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa atin, sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay na ikaw ay matapat at ikaw, Panginoon, ang aming kanluman. Ikaw ang aming sandigan. At salamat, Ama. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa pag-ibig mo na ipinadama mo sa amin sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo na siyang aming tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa patuloy na pagkilos mo sa aming buhay, kung paano ka pong patuloy na nag-iingat sa iyong patuloy na provision, sa iyong pagpapagaling mo sa mga nagkakasakit, at kung paano ka pong patuloy na gumagabay, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga biyaya mo sa amin. Salamat din po, O Diyos, paano mo pong patuloy na sinusustain ang aming iglesia. Salamat sa mga manggagawa na patuloy mo pong itinatalaga at sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na naglilingkod. Salamat, Lord. Salamat din po, O Diyos, sa provision mo sa aming iglesia, Lord of Life Christian Fellowship. Tunay, Panginoon, na mabuti ka sa amin. And ganun din po, Ama, salamat din po sa iyong banal na spirito mo na siyang patuloy na nag-uudyok sa amin na dapat gawin yung nararapat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita mo rin na siyang nagsisilbing gabay namin kung paano po kaming patuloy na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, ng ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Salamat, Ama. At salamat din po sa mga nakalipas na araw. Salamat, Lord, sa maayos na naganap na workshop para sa praise and worship sa batasan. Salamat, Lord, sa iyong paggabay mo, Panginoon, at marami pong natutunan kung paano po kami dapat sumamba sa iyo, kung paano kami dapat manguna ng pananambahan, Panginoon. And sa umagang ito, Ama, kami rin po ay patuloy na nagpapakumbaba. Tuloy mo pong saliksikin ang aming mga puso, Panginoon. Search us, O God, and know our hearts. Try us and know our thoughts. And see if there be any wicked way in us, and lead us in the way everlasting. Continue to create a clean heart in our lives, Lord. Continue to purify us. Continue, Lord, to help us live a holy life before you, because you are a holy God. And Lord, sa umagang ito, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Tinataas namin sa iyo patuloy, Ama, ang iba't ibang gawain na meron kami dito sa aming iglesia. Tuloy mo nawa gamitin ang bawat ministry na meron kami, Ama, sa iglesia na ito upang maging instrumento sa patuloy na pagtulong sa mga kapatid na tumago sa kanilang pananampalataya sa iyo. Magamit nawa, Panginoon, ang bawat ministry na meron kami upang makapagbahagi ng mabuting balita mo sa iba na hindi pa nakilala sa iyo. At the same time, Lord, ay ma-disciple din sila upang sila ay makapag-disciple din ng iba, Panginoon. Alam namin na maraming tao na nangangailangan sa iyo. Tulungan po ang bawat members namin, ang bawat isa sa amin, kasama ang aming pamilya, na maging silbing ilaw, silbing asin, Panginoon, sa aming mga kapwa at sa mga tao na nakakasalimuha namin, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa sa amin na maipakita ang iyong pag-ibig. Maging daluyan kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Maging daluyan kami, Ama, ng iyong mga pagpapala sa iba. At maging sensitibo kami, Ama, sa mga kapatid na nangangailangan
upang sa ganun sila ay mapalakas sa kanilang pananampalataya sa iyo. Maging sensitibo kami, Ama, sa mga kapatid na nanghihina. At tulungan mo kami, Ama, na mapalakas din sila, O Diyos. Patawarin mo kami, O Lord, kung minsan hindi namin sila pinapansin. Hindi namin sila na-encourage. Guide us, Lord, and help us to be an encouragement to each other. And sa umagang ito din, Panginoon, tuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Ang aming mga kabataan, tulungan mo po ang youth ministry namin. Welcome you, Lord, to serve as your instrument in guiding all our youth, in helping our youth. Tulungan mo po ang mga kabataan namin na tuloy silang lumapit sa iyo, na walang kabataan, Panginoon, na mapabayaan, kundi sila ay maalagaan din. Tulungan mo po ang mga bawat magulang, katulad namin, Panginoon, ang aming mga anak, tunay na mag-mature sila sa iyo. Patuloy kanilang makilala, Panginoon, upang sa ganon ay matuto silang sumunod sa iyo. Hindi nagkakahiwalay ang pagkakilala, knowing you and following you. Father, God, help each one of us to know you more, to know you more and more, deeper and deeper, O Lord. And sa umagang ito, Ama, hinihiling din namin na tuloy mo rin pong gabayan ang ministry ng Grace and Worship. Salamat, Lord, sa mga ministry coordinators like si Joanna, sa Grace and Worship, si Janina, sa youth ministry. Tuloy mo rin po silang gabayan, Panginoon, sa gawain na ito sa pananambahan. At nawa, Panginoon, tulungan po ang bawat worship leader na tuwing tumatayo sila dito sa harapan. Tulungan mo sila, Ama, na madala nila ang buong kongregasyon sa tunay na pagsamba at pagpupuri sa iyo. Na ang bawat isa na dumadalo ay maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. At sa pag-uwi nila sa bahay ay patuloy nilang maalala, Panginoon, na kung sino ka, at ikaw ang tunay na Diyos na nararapat na sambahin. Tulungan mo po ang bawat musikero, ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, ang bawat backups, ingatan mo po sila, Panginoon. Tunay, Ama, na ikaw ang patuloy na mag-sustain sa kanila sa bawat gawain na pinagkaloob sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. And pinagkakatiwala din namin sa iyo, Ama, ang aming Council of Elders and Deacons. Tuloy mo po silang pag-ingatan. Pagkalooban mo po sila, Ama, ng karunungan. Pagkalooban mo sila, Ama, ng malusog na pangangatawan. At tulungan mo po sila, Ama, na maisagawa ang mga layunin mo, Panginoon, sa iglesia na ito. Gamitin mo po sila, Ama, bilang instrumento mo. Patuloy na may palawak pa ang iyong gawain sa aming iglesia, Panginoon. Samahan mo po sila, Ama, sa kanilang annual evaluation and planning this coming October 11 and 12. Samahan mo sila, Lord. Pagkaloob mo po sa kanila ang maayos na pangangatawan at ipaalala mo sa kanila, Ama, ang nais mo na tatalakayin nila, na nais mo na maisagawa, Panginoon, sa iglesia na ito para sa taong 2025. Samahan mo sila, Ama, sa pag balangkas ng mga activities na gagawin namin sa taong 25, Lord, at nawa ang iyong kalooban ang siyang matupad, Panginoon. Gabayan mo rin po sila, Ama, sa pagpaplano para sa aming budget para sa taong sa susunod na taon, Panginoon. Kanti, Lord, to bless each one of them. Kanti, Lord, to help them in every details of their planning and evaluation, Panginoon. And Father God, sa umagang ito, Ama, kami din po, Panginoon, ay sumasamo sa iyo. Nilalapit din namin sa iyo, aming Ama, ang mga kapatid namin na sa batasan. Ingatan po ang bawat isa din sa kanila doon. Patuloy na gabayan po ang mga manggagawa na itinalaga mo ron, Panginoon. Patuloy nawa lumago ang bawat isa sa iyo sa kanilang pananampalataya sa iyo. Ingatan mo rin, Panginoon, ang mga kabataan namin na mapagtagumpayan nila anumang mga
temptation sa kanilang buhay, Panginoon. Tulungan po yung tatlong kabataan, Panginoon, na naway sumunod sila sa iyo sa kagustuhan mo, Panginoon. Ma-i-correct, Panginoon, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, Panginoon. Naway ang mga kabataan namin na ito ay makakilala rin, Panginoon, yung kanilang partner sa iyo at sumunod sila sa iyo, Panginoon. At magkaroon, Panginoon, ng pagtatama sa anumang relasyon na meron sila. Nakakalungkot, Panginoon, na hanggang ngayon ay hindi pa, Panginoon, nagkaroon ng advanced development sa kanilang relationship sa isa't isa. Just lift them up to you, O Lord. They will continue, Lord, to remember that they have to live at purity before you, O Lord. Nilalapit din namin sa iyo, aming Ama, ang makapat namin sa Karisa. Niling namin, Lord, nakalingain mo po ang bawat isa sa kanila at naway magpatuloy sila sa pagkakilala sa iyo. San man sila, Panginoon, tulungan mo sila na patuloy pa rin na lumapit sa iyo, lumago sila, Panginoon, sa relasyon na meron sila sa iyo. Gabayan mo po yung mga ibang leaders doon at nawabigyan mo sila ng encouragement, pag-asa, Panginoon, na patuloy na nagmumula sa iyo. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang aming bansang Pilipinas. Maghari ka, Panginoon, sa bansang ito. Tulungan mo kami, Ama, sa present situation na kaming kinakaharap. Lalo na, Ama, sa problema sa West Philippines. Magkaroon nawa, Panginoon, o ipagkaloob nawa, Panginoon, ang mapayapang solusyon sa issue doon, Panginoon. Niling namin na ikaw pa rin ang patuloy na mamagitan at manatili ang kapayapaan, manatili ang kaayusan, Panginoon. Niling namin, Ama, na pahintuin mo po, Ama, ang mga elemento na nagpapagulo, mga tao na gumagawa na hindi tama at upang hindi masaktan o magkaroon ng problema sa aming mga kababayan, Panginoon. Ingatan mo po, Ama, ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain mo ito. Gamitin mo po ang bawat opisyal na nakaupo bilang instrumento mo, Panginoon, upang maiayos ang anumang problema, Panginoon. Maraming mga projects, malalaking projects. And we ask you, Lord, nagabihan mo po ang bawat opisyal na nag-handle dito upang sa ganun ay maging maayos ang pagtapos o paggawa ng mga proyekto, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming mga mamamayan. Pagpalain mo po ang aming agrikultura, magkaroon nawa kami, Ama, ng sapat na pagkain. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat ang economy namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos namin, huwag mo po kaming pabayaan. Ingatan mo po ang aming bansa mula sa mga kalamidad at maghari ka nawa, Ama, sa aming bansa. Doon din po sa ibang bansa, maghari ka patuloy at naway ingatan po ang mga tao na naapektuhan ng mga gera. Panatilihin mo, Panginoon, ang iyong kapayapaan sa mga lugar sa mundong ito at ang iyong mga salita mo ay naway patuloy na lumaganap upang maraming tao makilala sa iyo. Pinupuri ka namin, O Lord. Pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ay mabuti at hindi nagmamalayo ang iyong katapatan sa bawat isa. Maraming salamat, O Lord, na pwede namin idulog sa iyo ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Maraming salamat, Norma, sa panalangin. At naway, alam ng Diyos yung mga kailangan po natin. Pasalamat po tayo. Do you know that God wants to hear your voice? Gustong-gusto ng Diyos marinig ang mga tinig ng boses po natin. Sa tingin ko, siyempre, ginamit niya yung mga composers, mga writers, mga singers, para may mga awit na nais din pong awitin natin sa ating Panginoon.
Nanginako di kayo, tumayo. And ialay po natin ito sa Kanya, to our great God, most worthy of praise. Let's continue to sing to God. Praise the Lord. Totoo naman.
Magandang umaga sa lahat. My very limited Spanish, buenos dias. Me llamo Fernando. That's it. But we're happy to have you here with us. We're worshiping the same God who understands different languages. You speak Spanish, we may speak English or Filipino, but for God it's all the same. And He's happy to hear different languages worshiping Him together. Natutuwa ako na makita ang bawat isa sa inyo, no? Nasa labas man, nasa likod man, nasa wing na ito o nasa wing na yan, magandang umaga sa lahat. Ang tanong po ay kung kayo ay nagagalak din ba na makita ang mga kasama nyo ngayon sa pananambahan na ito. Ay dapat po nating ikagalak na makita ang isa't isa sa araw ng ating pananambahan, no? At sana ay isa sa maging motivation natin sa pag-attend ng worship service ay para makita yung ating mga kapatid, no, sa iglesia. At mahalagang tanong po yon na itanong natin sa sarili natin, ano yung motivation natin? And certainly, ang utmost motivation is to worship God with our community, kasama ang bawat isa. Pero sana'y nandun din yung motivation na gusto kong pumunta kasi gusto kong makita si ganito at gusto ko siyang kausapin. Ah, nandito pala si Leia. Magandang umaga sa iyo, Leia. Pwede nating itanong din, no, sa mga members ng Lord of Life, no, bahagi tayo ng isang lokal na iglesia. At bakit tayo bahagi ng isang lokal na iglesia? Pero sa totoo lang po, mga kapatid, ay kailangan na tayo ay bahagi ng isang lokal na iglesia. Dapat tayo ay bahagi ng isang lokal na iglesia. At sa araw po na ito ay titingnan natin yung kasagutan doon sa bakit. Why do we have to be part of a church? Why do we have to be part of a church, a local church? Bakit tayo dapat bahagi ng isang iglesia? Kukunin natin ang mga sagot at we'll try to stick to the verses within Romans 12, no, 3-8. Kung ano ang sinasabi ng mga talata na ito sa pagsagot sa tanong, bakit ka dapat bahagi ng isang iglesia? Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for a new day for us, and we thank you for bringing us together to worship you, to hear your word, to see each other, and be able to make kumusta each other, and to be involved in each other's lives. We thank you, Lord, for the privilege of being part of your body through your church here in Doña Carmen, the Lord of Life Christian Fellowship. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapakinggan ka sa iyong salita. Amen. Tayo po tayo lahat. Basahin po natin ang mga talata dito sa Romans 12. At sabay-sabay po nating basahin ito. Romans 12, verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat,
Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang mga may kaloob sa pagpalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung mapagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Maupo po tayong lahat. At mula po sa verses na yon, kukunin natin ang mga kasagutan sa tanong, bakit tayo dapat bahagi ng isang iglesia? Ang aklat ng Romans ay sinulat ni Apostol Pablo para ma-address ang dalawang bagay. Una ay maipaliwanag sa iglesia na within the Roman world. Ano ba yung mga pinaniniwalaan ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Hati ang aklat ng Romans into two major parts. The first one is from 1 to 11. Na yun yung ipinapakita, yun yung ipinapaliwanag. Ano ang ating mga pinapaniwalaan? Ang chapters 12 to 16 naman ay nagbibigay ng guide sa atin kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang tagasunod ni Kristo. At ang chapter 12 ay nagbukas sa mga talatang ito. Ang sabi ng Romans 12 verses 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Papaano dapat mamuhay ang isang tagasunod ni Kristo? Verse 1 pa lang ng chapter 12, sinabi niya kaagad na ang mga buhay natin ay ialay natin bilang mga sacrifices, living sacrifices. Opening na opening noong chapter 12. At dito din yung kasunod na verse ay sinasabi ano ang dapat nating gawin upang magawa natin na tayo ay makapamuhay na bilang mga living sacrifices. What do we need to do? At ang sabi ng verse 2, well, kailangang baguhin natin ang ating isipan. We need to renew our minds. We need to change the way we think. We need to change the things that we value. Yun po ang sabi dito. Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip. Kailangan nating baguhin ang the way we do things. At kailangan daw po natin gawin yon upang magawa yung sa verse 1 na we can offer our lives as living sacrifices. Because by doing so, by changing the way we think, ang sabi dito, then you will know the will of God. Ang sabi dito, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. And what is the will of God? Sabi din dito, well, what is good? Kung ano ang mabuti? What is pleasing? Kung ano yung kalugod-lugod? No? At yung ganap sa kalooban
ng Diyos. Kailangan nating gawin na mabago ang ating sarili. At ang tanong para sa atin ay, paano natin gagawin yon? How do we do it? Ang verses 3 to 8 ay tutulong sa atin upang malaman natin paano natin gagawin. At ano ang role ng Iglesia doon sa kailangan natin gawin upang mabago ang ating pag-iisip, upang ang ating buhay ay maialay natin as living sacrifices. Verses 3 to 8, nagsasabi po dito kung paano natin mababago ang ating isipan, at sinasabi din po dito kung ano ang role ng Iglesia sa renewal ng ating isip. Pinapakita po ni Apostol Pablo sa verses 3 to 8 na ang Iglesia ay kailangan ng bawat isa upang mangyari ang mga ito. Thank you. Ang konteksto ng 3 to 8 ay Iglesia. Makikita natin, talong tayo sa verse 4. Ito ang sabi ng verse 4. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Nakapagitna siya, no? Doon sa verses na titingnan natin. Dahil ang konteksto nung verses na titingnan natin ay pagiging bahagi ng isang iglesia. At dito makikita natin yung mga salita na nagre-represent sa isang iglesia. Ang sabi dito, katawan, no? At binubuo ito ng maraming bahagi. At merong verses elsewhere that uses na the human body as an analogy for the church. At sino ang bumubuo ng iglesia? Ang sabi dito ay iba-iba. Pero bawat isa, no? Marami, pero bumubuo ng iisang katawan ni Kristo. Ito po yung local church. At meron din po katawan ni Kristo na yung pangkalahatan, universal. Tayo dito sa Lord of Life, Doña Carmen, yun yung ating local church, no? Meron tayong mga kapatid sa batasan na kasabay natin nananambahan ngayon din, no? Bumubuo din sila ng isang local church. Pero kapatid natin sila, at pag tayo ay nagsasama-sama, no? Nagsasama-sama ang magkakapatid bilang isang pamilya. And we can then also call ourselves together with the Batasan worshipers, we form yung Lord of Life Christian Fellowship na church. Hindi ito ang worship hall, ang church. Ang church ay tayo. So, ang pagtinanong saan ka nag-church? Sasagot tayo sa Lord of Life, no, Christian Fellowship, sa May Doña Carmen. Pero we're referring to a place. Saan ka nag-church? Ah, ang mga kaiglesia ko ay sa Lord of Life. Nananambahan kami doon sa Doña Carmen. Sabi po ng 1 Corinthians 12:1-7, kayo nga ang katawan ni Kristo. At bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. O, tingnan niyo ang isa't isa. Kayo ang bumubuo ng iglesia. Tayo ang bumubuo ng iglesia. Pero bakit nga ba tayo dapat bahagi ng isang iglesia? Sinasabi po ng verses 3 to 8 na ito ay kalooban ng Diyos. Dahil ikaw ay tagasunod ni Jesus, kailangan mong maging bahagi ng isang
local na iglesia. Kailangan mong maging bahagi ng iglesia. Bakit? No? At maganda na nagtatanong ng bakit upang maunawaan natin yung wisdom, no, ng Panginoon. Bakit? No? Ilang verses sa New Testament na nagre-refer sa mga mananampalataya na nagsasama-sama, no, na ginagamit bale yung yung term na church, yung term na katawan ni Kristo. Disenyo ng Panginoon na gamitin niya ang nagsasama-samang mananampalataya, ang iglesia, upang hubugin ang bawat isa. Hindi disenyo ng Panginoon na kapag tayo naging mananampalataya, aakyat tayo sa bundok at magkukulong na doon para umiwas sa makamundong mga bagay. Hindi. Ang disenyo ng Diyos ay pagsamasamahin tayo na magkakaiba ang personalities. We have different personalities, we have different backgrounds. Just this morning, I was I pulled out our plants in front of the house. It's bougainvillea. Ang daming tinik, ang hirap niyang hawakan. Isang dahilan yun, bakit ko na rin siya pinutol, ang hirap i-maintain. Pero mga kapatid, ang bawat isa din sa atin, tayo'y may mga tinik. At sa totoo lang, mahirap din tayong pakisamahan. Nakakasakit tayo sa isa't isa, di ba? Pero totoo man yun, pinagsama-sama pa rin tayo ng Diyos. Tayo na masasaktan ng iba, tayo na makakasakit sa iba, pinagsama-sama pa rin tayo ng Diyos. At bahagi yon ng kanyang disenyo na hubugin tayo sa loob ng iglesia. Papaano tayo huhubugin ng Diyos? We need to interact with each other. No? We need to interact with each other. Ang sabi ng verse 5, no, yung huling bahagi, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. We are part of one another. Paano yun na magiging bahagi tayo ng isa't isa? So, ang ibig sabihin nito, para tayo maging bahagi ng isa't isa, we need to have close interaction, don't we? At magandang tanong, well, paano tayo magkakaroon ng close interaction? To be part of one another is to be accountable to one another. To be part of one another is to be accountable for our brother and for our sister, no, within the church. Accountable tayo sa isa't isa. At yun po yung dahilan kung bakit inihahalintulad din ang isang iglesia sa isang pamilya. Sa isang pamilya, we need to care, no, for each other. And that's exactly God's design for His church, for us to care for each other. Intended design ng Diyos sa atin na magkaroon ng close interactions. Paano yun mangyayari? Nagsusumikap po ba tayo na magkaroon ng close interaction sa ating mga kaiglesia? Paano natin ito pwedeng gawin? Nabanggit ko kanina, natutuwa ako na makita ang bawat isa sa inyo ngayon. But I'm standing here in front of you, looking at your faces and looking at how you react to me standing here, but we're not really interacting. So how do we interact
when we go outside, no, dito sa mga paligid, and then spend some time together, mag-usap tayo, mag-exchange tayo ng mga kwento tungkol sa buhay natin, then that's the time when we're starting to interact. But the sad thing is, for most of us, if not all, lahat tayo ay nagmamadali pagkatapos ng worship service na makauwi na. At darating din tayo just a few minutes before the start of the worship service, and we don't really have time to interact with each other. And for many of us, we get to see each other only during that time. Pero sabi ng Panginoon sa pananambahan, ibigay mo sa akin ang isang araw. Pero nagmamadali tayo, tama na yung worship service as my time of worship to God. Yung Sabbath, yun lang, nakalimit lang doon sa worship service. Ano mga pwede nating gawin? Well, definitely it will involve time. A call involves time. And it involves effort. To talk to each other involves time. And alam ko na lahat naman tayo obala. We're all busy in different ways. But God would like us to spend time with our churchmates. At ang itanong natin, paano natin magagawa yon? Paano tayo maaaring magsumikap so that we can spend more time with each other? Tanong sa bawat isa, kung hindi tayo nagsusumikap, no, ano yung ginagawa natin? O hindi natin sinusunod yung design ni God na magkaroon tayo ng close interaction. Kailangan nating magsumikap. We need to exert an effort. And meron namang iba't ibang kaparaanan na pwedeng ito ay mangyari. But definitely, hindi sapat ang pagdalo lang sa Sunday worship service para mangyari ito. Sana ay maibalik na natin yung Sunday na potluck. May gastos, oo, pero hindi naman kailangan na magdala ng mamahalin. No? By having lunch together after the service, then we're able to spend time together and have a chance to chat with each other. Pero request, mga kapatid, sana we sit with other people that we don't normally sit with. Exert tayo ng effort na makilala ang bawat isa. Ibabalik daw ang itong once a month na potluck, pero gagawin pa din natin ito sa susunod na taon. Pero kung gusto nyo next week, okay naman, magdala lang, no? Mag-iaya lang kayo. Willing naman ako na makikain, no? Ah, nasa batasan pala ako. Makikipotluck ako sa batasan. But na-enjoy ko talaga yung time na yon sa batasan. Now, we sit together, now, talking about life in general. Now, nagkukumustahan. Mas maraming nalalaman tungkol sa isa't isa. May iba't ibang paraan para magkaroon ng close interactions. Ma-involve tayo sa iba't ibang gawain dito sa iglesia. Ma-involve ka sa worship ministry. Ang worship ministry ay nagkakaroon ng mga separate meetings, nagkakaroon ng every week na practice, and in those practices, they're able to find time to talk to each other. No? Sunday school, noong isang araw, si Elizabeth at si Paul ay nasa bahay, kasama si Oxy, nakasama ng konti si Rachel. Ginagawa, preparing things for the Sunday school, but also having time to chat about other things, getting to know each other.
Madaming Bible study groups. Kanina, for the worship service, si Jun Abate, si Dong, si Michael, si Jess, naka-isang verse lang kami na pinag-aralan mula sa Santiago. Pero sa pag-uusap na yon, tinitingnan namin ang salita ng Diyos, pero nakakapag-share ng experiences. Kanina ko lang naman, namatayan pala si Michael. Siguro kung hindi tayo nagkita kanina, hindi mo masasabi yon, Michael, no? His father died last week. He went to Baler para makipaglibing. Hindi natin alam, ano? Pero maraming mga bagay na gano'n na nalalaman lang natin when in a small group. At marami na Bible study groups, discipleship groups, tangtanong sa atin, bahagi ba tayo ng mga ito? Pero pwede niyong sabihin, meron na akong Bible study. Pero ito ay sa opisina. Oh. Pero hindi, okay yon, maganda yon at bahagi din yan ng pagsunod sa salita ng Diyos, sa nais ng Diyos. Pero ang nais din ng Diyos ay dito mismo sa iglesia mag-exert tayo ng effort na mapalago ang isa't isa, mapagtibay ang isa't isa. Kung hindi ka pa bahagi ng isang small group, bakit? Ano yung pumipigil sa atin upang magkaroon ng close interaction sa ating mga kaiglesia? Definitely, kailangan natin ng pagsusumikap. Definitely, kailangan natin ng oras, and at times, kailangan ding gumastos tayo. Mamasahe ka lang para pumunta somewhere to meet your group. May kaunti. Pero pwede naman tayong magtulungan, pwede magsabi, gusto kong pumunta pero wala akong pamasahe. O di pwede yung sabihin, pakisabi kay ganito, i-Gcash ka muna. Pero seryoso, mga kapatid, kung ang pumipigil sa atin ay wala tayong pamasahe, magsabi kayo sa council. At maghahanap ang paraan ang council para ma-meet yung need na yon. Sabi po sa verse 3, no? Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na binahagi ng Diyos sa bawat isa. Bakit niya sinabi ito? In between yung baguhin natin ang ating pag-iisip at yung pagkakaroon ng pagiging bahagi ng iglesia. Alam ni Apostol Pablo na yung attitude natin ay it will be in the way of having close relationships. Alam ni Apostol Pablo na kung meron tayong mataas na pagpapahalaga sa ating sarili, magiging problema yon para sa pagkakaroon natin ng close relationships. Kaya ang sabi niya dito, kailangan mong isipin ang sarili mo kung ano yung nararapat, yung tamang panukat, no, sa sarili mo. At ano ang mga makukuha natin sa talatang ito na makakatulong, no, sa atin. Bago yun, tingnan lang natin sandali, no, yung Philippians 2 na tumutukoy din dito sa pagpapakumbaba. Kailangan natin ng pagpapakumbaba para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa isa't isa. Philippians 2, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pero totoo naman, di ba, mga kapatid? Kung susuriin natin yung relationships natin, maski na sa pamilya, kung ang isa ay iniisip niya na siya ay mas mahalaga,
kaysa sa ibang kasamahan sa pamilya, di ba may irritation? Di ba may hindi nagiging smooth ang relationship? Ay lalong-lalo na dito sa iglesia, sasabihin natin, hindi ko naman yung kapatid. Pero hindi eh, magkakapatid na nga tayo eh. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ginawa tayong bahagi ng isang malaking pamilya, magkakapatid na tayo, magkakapamilya na tayo. Ano yung mga pwedeng signs na mataas ang tingin natin sa ating sarili? Madali tayong mairita. No, lalo sa kamalian po ng iba o sa pagkukulang ng iba. Pwedeng iniisip natin na ay kung ako, hindi ako magkakamali. Hindi ko yan gagawin. Yun ay pagmamataas. No? Tinataas natin ang ating sarili. Mahilig tayong pumuna o mag-criticize. No? Tingnan mo. Ganito siya. No? Pwede nating tingnan, bakit tayo mapuna? Ang tingin ba natin sa sarili natin ay perpekto? Pero gusto natin na pinapansin tayo ng iba, yung binibigyan tayo ng time ng iba, hi, hello, oy, kumusta ka na? Pag hindi tayo nabate, nagtatampo tayo. No? Ayaw natin na mapagsabihan tayo na mayroon tayong nagawang mali. At ayaw natin na makarinig na, kapatid, baka kailangan mong gawin ito. Those are signs of putting so much importance to oneself. Ayaw natin na pinaghihintay tayo, pero pinaghihintay naman natin ng iba. Bakit mas importante ba yung oras natin kaysa sa oras ng iba? Maaring tingin natin mas kayang-kaya natin gawin yung mga bagay na pinaghihirapang gawin ng iba. Ang kawalan ng pagiging mapagpasalamat ay maaring sa pag-iisip natin, deserve ko naman ito eh. Dapat lang nagawin ito sa akin, no? At ang pagkakaroon ng nahihirapan tayong magpatawad ay maaring naiisip natin na kung tayo yon, hindi naman natin yung gagawin. Pero lahat tayo sa iglesyang ito ay totoo, pinatawad na tayo ng Panginoong Hesukristo. Pero ang lahat ay work in progress. Lahat tayo ay imperfects. But God wants us to have close interactions with each other. And in doing so, we will irritate each other. But we need to have humility so that we can move on, push each other towards having closer relationships. Kailangang bantayan natin ang ating mga sarili. Lalo na siguro sa marami sa atin na involved, no, sa leadership, no, sa ministry. Naisip pa natin na kung wala tayo dito ay mapipilay ang iglesia. Yan ay maling pagpapahalaga sa sarili. O mas mahalaga ba yung ating ministry kaysa sa iba? We need to check ourselves. Ang pagtuturo sa mga bata sa ibaba ay just as equal as standing in front at pagbibigay ng salita ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng preaching ministry. Pagtayo bilang worship leader, pagtayo bilang backup singer, lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng kakayanan upang ito ay gawin, ang lahat yon ay bigay ng Diyos sa atin. Wala tayong dapat na ipagmalaki dahil wala naman tayong talagang maipagmamalaki. Bakit? Kung ano ang mayroon tayo, that's from God. Whatever it is that we're able to do, that's from God. Where we are now, in life, in ministry, that's all from God.
At lahat ng iyon ay nagmumula sa biyaya at sa habag ng Diyos. It is out of God's mercy to us, out of God's grace. Pero para sa ilan sa atin ay meron tayong attitude na ay hindi ko naman yan kayang gawin. Meron tayong low self-worth. Kaya tuloy ayaw nating i-involve ang sarili natin sa ibang gawain. Pero mga kapatid, yan din ay maling pagsukat sa ating sarili. Maling pagkilala sa ating sarili. At yung ating pag-insist na hindi natin kayang gawin ang hinihingi ng iba sa iglesia na may involve ka dito, sama ka dito. Siguro yung tanong ay, sa bandang huli, ano ba talaga yung pinoprotektahan mo? At marami sa atin, ang pinoprotektahan natin ay yung oras natin. Ayaw nating ma-involve kasi it would require our time. At lahat tayo, ay, kung babalikan natin ang mga bagay, it will involve time. In the modern setting, especially for Lord of Life dito sa Doña Carmen, kung titingnan natin ang bawat isa, saan tayo nakatira? Hindi tayo magkakapitbahay. Malalayo ang ating mga tirahan. And it will certainly take an effort for us to be together. Nakikita ko ang advantage ng living close to each other, pero yung mga disadvantages din yun, ano? Ang batasan, ang daming interaction because they are close to each other. In the New Testament times, they were living close to each other. But it does not mean na dahil tayo ngayon ay hindi magkakapitbahay, hindi na natin susundin ang utos ng Diyos na magkaroon ng close interaction sa isa't isa. Kaya kailangan tayong mag-exert ng effort. May iba't iba namang kaparaanan. Bahagi din ng maling pagpapahalaga sa sarili, yung pagsasabing, pwedeng sabihin pa natin sa kapatid, pasensya ka na kung ganito ako. E ganito na talaga ako. Pero pag ganun ang attitude, parang sinasabi mo na ay, hindi na ako mababago ng Diyos. Pero ang nais ng Diyos ay baguhin ang bawat isa. Diba? Ayon sa kanyang wangis. Paano natin mapipigilan na magkaroon ng maling pagpapahalaga sa sarili? Ang sabi ni Apostol Pablo doon sa verses, no? Mag-isip na may kahinahunan. Chill ka muna. Hinga ka ng malalim. At balikan mo yung ibinahagi sa'yo ng Diyos. That it is out of grace, out of mercy, that we are where we are. Kailangan balikan natin ang mga bagay na yon para mailagay natin ang sarili natin sa tamang kaisipan sa pagkakaroon ng relasyon sa ating mga kaiglesia. Maraming pagkakataon na ibinibigay ng Diyos atin within the setting ng iglesia na mainis sa isa't isa. At yun ay mga pagkakataon na nais ng Diyos na mabago tayo. Maraming pagkakataon. Bakit tayo dapat bahagi ng iglesia? Kalooban ito ng Diyos. No? At na tayo ay bahagi ng iglesia. Dahil ang purpose niya sa loob ng iglesia, doon niya tayo huhubugin upang tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba.
At kailangan ng pagpapakumbaba upang maging effective tayo na mga manggagawa ng Diyos. Upang maging effective tayo na makapaglingkod sa isa't isa. At upang tayo rin mismo ay mapaglingkuran. O isipin nyo mga kapatid, sinong kapatid ang willing na tumanggap ng tulong sa iyo kung ang yabang-yabang mo? Siguro no, may ayoko makipag-interact, yabang-yabang niya. No? O kaya ay ikaw din kung ang yabang-yabang mo at sasabihin mo hindi ko kailangan ng tulong ng aking mga kapatid. Pero ang lahat sa iglesia ay nangangailangan ng tulong. Pero nagtataka lang ako, bakit parang nahihiya tayo na mag-share tayo ng mga prayer request? Ayaw nyo na ipanalangin kayo? Maraming salamat kay Norma sa pagiging matapat, no, sa kanyang ibinigay sa kanya na gawain. Nagtatanong siya, ano yung mga prayer request nyo, mga kapatid? Mag-meet kami, no, para maipanalangin namin. Maraming salamat, Norma, sa pagiging tapat. Pero kukunti lang yung nagte-text back sa kanya. Nahiya tayo. Wala, sabi nga niya, wala pa nga daw kung minsan. Bakit? Ang lahat sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayanan upang maglingkod. Bakit? Dahil ang lahat sa atin dito, walang exception, ay binigyan na ng kaloob ng Diyos. Kailan nangyari? Nang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, binigyan niya na tayo ng kaloob. At makikita natin yon, no, doon sa mga susunod na talata. At ang isang tanong ay, para saan yung mga kaloob na yon? Para saan, bottom line, ito ay para mapalakas natin ang isa't isa, para mapaglingkuran ng isa't isa. Ito po yung sabi sa verses 6, 7, and 8, no? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Dahil out of the mercy of God, no? Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na ito. Balik-balikan nyo, mga kapatid, itong verses na ito. Balik-balikan nyo ito at sagutin ang katanungan, meron ba akong kaloob? Sagot nito, oo, meron kang kaloob. No? Meron kang kaloob. Natanggap ko na ba ito? Ang sagot nito, oo, natanggap mo na ito. Para saan ito? Sinasabi nito, ito ay para sa paglilingkod. Paano ko gagamitin? Makikita din natin ang kasagutan dito. Yung unang part ng verse 6, sabi nito, nabigyan na ng kaloob ang bawat isa sa atin. So walang makakapagsabi dito na wala siyang kaloob. Ang bawat isa ay meron ng kaloob. At ang sinabi dun sa verses na yon, dito sa iglesia na to may iba't ibang kaloob. There are different gifts. Iba't iba siya. At ang mga kaloob na ito, sabi din doon sa verses na yon, ay out of God's grace. Tumalon ako. Ano yung mga kaloob na nabanggit doon sa verses? Although mayroon pang ibang text, no, na pwede nating tingnan para tingnan yung mga kaloob. Sinabi pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Ito yung sa prophecy. Paglilingkod, service, pagtuturo, teaching, pagpapalakas ng loob, encouragement, pagbibigay, giving, pamumuno, leadership, pagkakawang gawa, no? Service. At may iba pa tayong makakita sa ibang verses. Ang pwedeng tanong natin ay, para saan nga yung mga yon? Klaro naman dun sa binasa natin para saan yon. Pero makakatulong ito, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya tayo ay may kaloob. At ito ay nagpapakita sa atin ng presensya ng banal na espiritu sa atin. Yan po yung
sabi po dyan. Ano? At ang sabi po sa 1 Peter 4, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. At ano pa, basahin pa natin, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Para saan ang mga kaloob? It tells us that the Holy Spirit is with us because the Holy Spirit is the one that empowers us to do that. Right? This is for the glory of God, para sa kanyang papurihan. Gamitin para sa paglilingkod, para sa pagpapatibay, no, sa isa't isa. May mga kaloob dahil may pangangailangan sa iglesia. May nangangailangan, kaya dapat may maglingkod. At tayong lahat din naman ay may pangangailangan. Minsan, yung word of encouragement, makumusta ka lang, no, then alam mo na na somebody cares for you, di ba? Kumusta ka na kapatid? Hindi kita nakita ng ilang araw. Kumusta ang trabaho mo? Then alam mo na may nagke-care sa'yo. And then, sabihan ka pa, pinapanalangin ka namin. That is giving encouragement. At marahil sa marami sa atin ay sapat na yon to keep us going, no, for another week. To know that somebody is praying for us and cares for us. Tayo ay dapat na bahagi ng iglesia dahil tayo ay may mga kaloob na kailangan sa pagpapatibay ng iglesia. Kung hindi pa natin alam ang ating kaloob, no, ano yung dapat nating gawin? No? Una, manalangin tayo. Kasi nasagot naman na, nasa atin na yon, hindi pa lang natin alam kung alin. Manalangin tayo, Panginoon, tulungan mo ako na malaman ko ano ang kaloob mo sa akin. Pinapanalangin niyo po ba yan? Alamin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga kaloob. Kasi matutulungan tayo na malaman, ay ito pala yung mga yon, ay ito pala yung ginagawa kapag kaganon. Kausapin natin ang mga kapatid. No? Meron tayong manghingi tayo ng feedback. Manghingi rin tayo ng opinion, no, sa iba. Pero itong ika-apat dito, para malaman natin kung ano yung ating kaloob, sumama tayo sa iba't ibang gawain ng iglesia. At sa ganong paraan ay makikita natin, masusubok natin ang ating sarili kung saan tayo effective, kung saan tayo may impact. Maraming nadidiskubre o natututunan sa pamamagitan ng aktual na paggawa nito. Ang tatay ko ay karpintero. Panoorin ko man siya na magkarpintero, araw-araw, hindi ko matututunan ang pagkakarpintero hanggat hindi ko gagawin na ako mismo ang maglalagari, ako mismo ang magpupukpok. At dahil paulit-ulit na tayo'y nagpupukpok, then natatarget natin yung pako, di ba natututo tayo, nagiging effective tayo sa pagpukpok ng martilyo. Paglangoy ay ganun din. Panood ka ng panood sa YouTube, papaano lumangoy, pero hindi ka naman napupunta sa tubig, papaano ka matututong lumangoy? Papaano ka matututong mag-Bible study kung ayaw mo namang sumama sa Bible study at ayaw mong manguna at the prompting of kung sino yung nag-coordinate, manguna ka. Gawin natin. Sa ganon, makita natin kung ito ba ay biniyayaan ba ako ng Panginoon dito? At gamitin natin ng gamitin upang tayo ay mahasa. Pero mga kapatid, sana no, huwag natin kalimutan, nabigyan na ang bawat isa sa atin dito sa Lord of Life ng kaloob. Walang ni isa sa atin na walang kaloob.
At ang lahat ng kalooban ay mahalaga. Kaya dapat na ang lahat sa iglesia ay ginagamit ang kanyang kaloob. Ginamit ang katawan, no, bilang halimbawa ng isang iglesia. Bahagi ng disenyo ng Diyos na yung lahat sa katawan ay may kaloob. Disenyo na ang lahat ng bahagi ng katawan ay nagagamit yung kanyang kaloob sa iglesia para sa pagpapatibay sa isa't isa. Tulad po ng katawan natin, mayroon tayong dalawang tenga, may dalawang butas ang ilong, dalawang mata, dalawang kamay, dalawang paa. Kung minsan ay ang kaloob ay sa iglesia pwedeng merong doble, merong magkakapareho, no? Hindi naman kailangang unique. Pero para saan? Di ba mas maganda na nagagamit mo ang dalawa mong mata sa pagtingin? Subukan nyo maglakad na takpan nyo yung isang mata nyo. Kung matino pa pareho, mahihirapan kayo. Subukan nyo tumakbo na itaas ang isang paa, ay di ba mahirap gawin? Mas madali ang gawain sa iglesia kung may dalawa, tatlo, pareho ang kaloob, at ang lahat ng iyon ay kumikilos. Then magiging mas maganda ang takbo ng gawain sa iglesia. Kamay, ilan ang daliri? 5, 2 rin yung kamay. At mas maganda yung grasp ng kamay kung lahat ng daliri ay nagagamit. Pero ano mangyayari kung may bahagi ang ating katawan na hindi nagfa-function? Ano ang mangyayari kung may bahagi ang ating katawan na hindi nagfa-function? May sakit. May problema. Ano ang mangyayari kung may mga kapatid tayo sa iglesia na hindi ginagamit ang kanyang kaloob? Siguro, ganun din, ano? Ganun din, meron din, hindi din ganun kabilis ang dapat na mangyari. Yung discipleship, siguro magiging mabagal na mabagal. Tingnan natin yung pag-outreach natin, siguro mas mabagal. No? Pero if everybody would come together as a church, then perhaps we can do our mission much better. May nangangailangan sa iglesia ng ating kaloob. Tayo ay dapat na bahagi ng iglesia dahil may makakapaglingkod sa atin. Gamit yung kanilang kaloob. Para sa lahat, hindi option na hindi gamitin ang kaloob. Kaya sabi po sa verse 6, kaya gamitin natin ang ating mga kaloob. It is a must. It is not a choice, no? Whether to use it or not, it is a must. Paano gagamitin? Mabilis lang maglikon tayo na ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Bukal sa ating loob, may pagsusumikap, may galak. Yung pagsusumikap, sa ibang translation, andun yung sense ng urgency. Gawin natin ito kaagad. Bakit natin kailangang maging bahagi ng iglesia? Dahil kalooban ng Diyos na tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa iglesia, huhubugin niya ang bawat isa. At dahil tayo ay may paglilingkuran. At tayo ay mapaglilingkuran sa iglesia. Paano magaganap ang disenyo ng Diyos para sa kanyang iglesia? May role tayo para ito ay maganap. Ang ating role, let us interact with each other actively. Let us lead a life with humility as we deal with each other. And let us use our gifts. Magandang umaga po.
Salamat. Maraming salamat sa mensahe na pinarating sa akin ngayon ni Brother Ito. Nagustuhan ko po yung Romans 12 verse 1. Ang nakalagay sa English is, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So, bahagi tayo ng Iglesia. God calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering to the Lord. Napakalinaw po sa ating mga kaloob at bahagi sa Iglesia. At bahagi po natin ay ang pagdalo natin sa ating communion. Tawagin ko po si Elder Lem para pangunahan po yung responsibilidad at privilege po. Pag-usapin mo ang Diyos ngayon, bago natin sa Christ,
Pagkatapos sila kumain, narinig ang ginawa niya sa inumin. Tinuha niya ito at sinabi, "Ang inumin ko ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dulo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ang pinapay nito at inumin ng inumin ko, ipinapay niyo ang patay ng Panginoon ang buwan sa kanya. Pagkaroon." Gawin ko lang. Yeah.
Magandang umaga po para po sa ilang mga anunsyo. This coming October 9, Wednesday po, balik po tayo sa Wednesday para sa ating prayer meetings ng 7 o'clock p.m. at ang ating facilitator po sa linggong Kuya Dong Galvez. Sa Sunday po, 9:30 ang ating worship service at ang ating worship leader po ay si Tita Beth Versola at ang ating preacher ay si Kuya Ken Caballero sa Jude 1:17-23, A Call to Persevere. Sabi nga po kanina, hindi pa natin alam ang ating kaloob. I think magandang opportunity po ito para malaman natin kung tayo ay pwedeng sumali sa worship team bilang sa pagtugtog ng instrumento ng gitara. So magkakaroon po tayo ng crash course in learning guitar this coming October 13 para sa mga beginners na itutuloy po natin sa October 20 kung saan sasama ang ating mga intermediate learners. Sa gawain na ito. Ang ating facilitator po ay si Kuya Chris Navarosa at open po ito sa lahat ng miyembro. Hindi po kailangan youth lang or may edad lang or whatever. Kahit sino po ay pwede pong sumali sa gawain po na ito. At ina-encourage ko po na kung kayo ay may interest ay lumapit po kayo sa akin mamaya. Huwag niyo na pong hayaan ako kayo maghabol sa inyo. Kayo na pong lumapit sa akin para po ay malista ko kayo. At nagpapasalamat ako sa mga maagang nagsabi ng kanilang pagsali dito. So hanggang ngayong umaga hanggang mamayang hapon po ay magkokolekta kami ng mga pangalan para po maibigay na ma-organize namin ang activity para sa inyo. Meron po tayong ilan na nagsa-celebrate ng kanilang anniversaries and birthdays. Sa October 11 po ay anniversary ni Kuya Lem sa kaniriel Castro. Happy, happy anniversary! At sa October 12, dito pa si Kuya Joel? Wala, pero po ay batiin natin si Kuya Joel ng happy birthday sa October 12. We're very happy to see visitors today in Lord of Life. We have sina Roddy, Lydia, and Maggie. We're visitors of the Caballero family. Thank you for coming to Lord of Life. And we hope to see you next time if you're in the Philippines. At nandito rin po si Ate Lea Soria, na bisita po ng mga students. Welcome na welcome po sa Lord of Life. At mamaya po ay magpatihan tayo na. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin po natin ang blessing mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 16:25-27. Now all glory to God, who is able to make you strong, just as my good news says, this message about Jesus Christ has revealed His plan for you, a plan kept secret from the beginning of time. But now, as the prophets foretold, and as the eternal God has commanded, this message is made known to all everywhere, so that they too might believe and obey Him. All glory to the only wise God, through Jesus Christ, forever. Amen. Manatili po tayo na kape para sa pahuling awit. Thank you. To our visitors, welcome again. Welcome to Lord of Life. Espero que este disfrutando de tu tiempo ahora mismo. Correct? Oh, alam niyo ba sinabi ko? Hindi. I hope you're enjoying your time right now. Correct? Correct? Buena escuchar. Eso es todo. Ibig sabihin nun, that's all. Anyway, para sa huling awit, awitin natin ang Panginoon. Let there be praise.